And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon pagpapatuloy natin ang pagdiskubre natin ng tansin cos hexagon o yung tinatawag nilang super hexagon. Okay, dahil dito ginagamit natin to para malaman ang iba't ibang trigonometric identities. So kung gusto po nyo pong malaman kung ano man trigonometric identities, ito na po yan. So ito yung mga basic. Now, meron tayong previous video tutorials about trigonometric functions and part 1 ng trigonometric identities. So, I suggest na panoorin nyo muna po yon bago kayo dumiretso dito. So, ito ngayon, yung diniscuss natin last time, ito naman yung mga trigonometric identities na pinapakita yung kanilang mga inverse. Okay, yung mga kabaliktaran nila. And ang kanilang operation is division. Now, try nating mag-discover pa ng mga identities dito gamit ang multiplication naman. So, dito po sa ating tansin cos hexagon, ginagamit natin to para ma-represent yung product naman po. No? So, ginagamit natin sa in terms of product. So, ano pong ibig kong sabihin doon? So, dito, if we're going to take a look, etong sine, no? So, kukuha tayo ng sine, okay? Sine theta. Ang sine theta po ngayon ay magiging tangent theta multiplied by cosine theta. So, hindi na tayo gagamit ng asterisk or ano ba isa yung parenthesis, no? Hindi na tayo gagamit nun. So, this alone is enough, no? Yan. So, ano pong ibig sabihin nito? Kung ano po yung nasa gitna ng dalawang function, no? Kung ano po ang nasa gitna ng dalawang function, yun po ang kanilang product. So, kapag pinag-multiply ko si tangent at si cosine, ang magiging sagot po ay sine. Yan po ibig sabihin yan. Again, pag pinag-multiply ko po yung tangent at cosine, ang sagot ay sine. Okay, so proceed tayo. Paano naman po kapag pinag-multiply natin ang, or ano naman ang product or factors ng cosine theta? So, tignan po natin saan nakapagitan si cosine. Si cosine po ay nakapagitan kay sine and kay cotangent. Okay. So, para sa mga gusto pong gumamit ng tansin cos hexagon, make sure po na tama ang pagkakasulat ng mga values, no, or ng mga functions doon sa corners ng ating hexagon. Dahil kung mali pong pagkakasulat nyo, hindi po magiging effective ang paggamit ng ating tansin cos hexagon. Okay. So, ilapit lang natin siya. Yan. So, in here, yung cosine function, ito pong nasa gitna. So, siya daw ay product ng sine function at ng cotangent function kapag pinag-multiply natin silang dalawa. So, magiging cosine daw po. So, later, ipapaliwanag natin kung bakit ganun. Okay. Same with cotangent. So, si cotangent, at makikita nyo na po yung pattern natin dyan, no? Yan. So, let's say, copy ko lang muna. Bali, 6, 1, 2, 3, 4. Okay. So, cotangent. Si cotangent naman po ay cosine. Cosine theta times cosecant. Yan, yan po yan. Si cosecant function naman po, ito naman po siya. Si cosecant ay nasa pagitan ni secant at cotangent. Yan. And, si secant function naman po, ay nasa pagitan ni tangent at cotangent, or rather ni cosecant pala. And si tangent function naman po ay nasa pagitan ni sine function at ni secant function. Ayan po. So ito yung anim na bagong trigonometric identities na na-derive natin, no? Ito, itong hiniwalay ko na to. So, ito po ay mga product. Ibig sabihin, multiplication. So, hindi addition, hindi subtraction, hindi division, kundi multiplication. Kapag wala pong operation sa pagitan ng dalawang trigonometric function, ibig sabihin po niyan, yan ay multiplication. So, i-recall natin, since sine ang nasa pagitan, no, ng tangent at cosine function, ito po ang kanilang identity. Si cosine naman po nasa pagitan ni sine at saka ni cotangent, kaya ganyan po yan. Si cotangent ay nasa pagitan ni cosine at ni cosecant.
Si cosecant naman po ay nasa pagitan ni secant at ni cotangent. Si secant ay nasa pagitan ni tangent at ni cosecant. And si tangent ay nasa pagitan ni sine at ni secant. So may magtatanong, sir, okay lang po ba mauna yung cosine dito? Yan, okay lang po ba mauna yung cosine? So okay lang po yan. Then pangalawa lang yung tangent. Okay lang po yun. So wala naman pong problema dun. Pero yung mga ibang references, ginagawa nila, ina-arrange nila to alphabetically. So mauuna yung C bago yung T. Yung C bago yung S. Somehow parang ganun. Okay. Now, sa part ng ating video na to, ay explain natin kung bakit naging ganyan. Kung bakit naging sine. So ito ay somehow introduction na to dun sa pagpuprove natin ng trigonometric identities. So, how do we prove trigonometric identities? Okay. So, magbibigay lang po ako ng isang example dito and then yan na rin yung magiging introduction natin para doon naman sa susunod nating video tutorial. So, ipuprove natin. Now, paano nasabi na si sine theta daw ay equal kay tangent theta at kay cosine theta? So, copy lang muna natin. Okay. So, ito parang ano na ito, no? Overview ng proving trigonometric identities. Si tangent po ngayon ay i-express natin sa paraan na siya ay magkakaroon ng sine. Yun po ang technique dyan lagi. So, one side lang po ng equation ang gagalawin natin. So, there are times na yung dalawa pareho ginagalaw natin. Pero kapag isang function lang yung nasa left side or right side, yung ginagalaw lang po natin ay yung either side. Now, since meron tayong sine theta sa kaliwa, kailangan lahat po ng ito hanggat maaari ay ma-express natin in sine function. Okay? So, paano natin gagawin? So, una natin, simulan natin dito kay tangent theta. So, yung tangent theta ngayon ay magiging si tangent theta, kung matatandaan nyo po yung kanyang identity is sine over cosine. So, yung tangent theta, papalitan ko ito ng sine over cosine. So, sine theta divided by cosine theta. Yan. So, try lang natin yung paraan na madaling makita, no? Ah, hindi siya nag-automatic. Okay. So, dito po sa makikita natin dito, makikita natin na pwede nating makancel. So, merong makancel dito, no? Take note na ito ay naka-multiply, no? Multiplication po yan. Yan, hiwalay natin siya. Yan. And take note na ito pong cosine theta na to ay nasa denominator. Yan na. Nasa denominator itong cosine theta na to. Ang kaibahan niya sa cosine theta na to, ito nasa numerator. Okay? So, kapag ganun po ang case, we have that numerator and denominator na pareho, dun po sila po ay nakakancel, di ba? So, copy lang natin to. So, since sila ay nakakancel, no? Dahil nakakancel naman sila, ano pong matitira dyan? So, mawawala itong cosine theta sa numerator, mawawala itong cosine theta na nasa denominator ng sine theta, and eventually, ang matitira na lang po dyan ay sine theta. So, na-prove po natin. So, that's an example of proving trigonometric identities. Okay? So, dito po sa video tutorial na to ay pinakita natin kung gaano kahalaga na maintindihan natin itong topic na ito, no? Yan. Yung paggamit ng ating tansin-cos hexagon at dito ay napakita natin yung anim, no? Yung anim na trigonometric identities showing their factors and bukod dun sa factors nila ay nagpakita tayo ng isang example ng proving trigonometric identities. Okay? So, yan lang muna po para sa ating video ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood nito. If nagustuhan nyo po, baka pwede naman pakilike ng ating video at pa-share na rin po para makita ng mas marami pang mga nangangailangan sa panahon ngayon. Maraming salamat. At this is Sir Lupheht na magsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat na saan ka man. God bless you and thank you.